isa na namang mapagpalaya at makabansang pagbati sa inyong lahat. Mula sa Babuyan Island sa norte hanggang Turtle Island sa Saba sa katimugan, Davao Oriental sa Silangan, hanggang Palawan at Spratly Islands po sa Kanluran. Alam po ninyo, kayo ay nasa Celebrity Hour. At dito po, last week, ay tinalakay namin ng isang mainit na usapin. In fact, hindi lamang po isa, kundi tatlo. Unang-una po, kinumpara namin yung martial law ni Presidente Duterte sa martial law ni Presidente Marcos. Pangalawa po, yung revolutionary government na ngayon ay nakakarinig na tayo ng bulong-bulungan mula sa civil society. Maraming nag-o-organisa na para isakatuparan ang anumang hindi maisasakatuparan ng ating Pangulo na nagsabi na baka daw tapos na ang termino niya sa 2020. Sa dami po ng problema ng ating bansang iniwan ng nakaraang administrasyon ay baka hindi raw niya matapos. Ang pangatlo pong tinalakay namin last week ay yung aspeto po ng data retrieval. Kasi po, may nagtanong kung yung mga post natin sa Facebook, miski binura na, ay wala na o na-delete na permanently. Yung po, isa sa mga diniscuss natin, aspeto po ng forensics sa computer at ang aspect po ng libelo ukol sa mga fake news. Pero, andyan po, and these are really the times that tries men's soul. Kaya po, this week, mas iinitan pa natin, mas sususugan pa natin ng baga ang talakayan. Bakit po? Dahil nandyan po ang issue ngayong week na ito. Ha? Nang atapatin lipunan is parang breaking at the seams. Nandyan po ang drug war, ang war on corruption. Pero dito po sa politika ay nariyan din yung Ethics Committee investigation ng baka tatlong senador ang humarap sa Ethics Committee investigation. Si Senador Antonio Trillanes sa paglalahat ni Senator Dick Gordon, si Risa Ontiveros sa reklamong isasampa ng DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre, at si Ping Lacson po ay tutuliksay na rin sa Ethics Committee ng former Commissioner of Customs na si Nicanor Paeldon. Sa kabilang dako naman, mga kabansa, mga kababayan, mga kabarangay, nandiyan naman si yung impeachment cases, ha, against the Chief Justice of the Supreme Court, Maria Lourdes Sereno, against the COMELEC chairman, Andres Bautista, against Ombudsman Conchita Carpio Morales, at yung medyo humihina na yung impeachment ni Vice President Leni Robredo. At para bang hindi pa tapos yan, eh kaya kami nagtataka kung ito'y matatapos talaga. Ha? Ang mandato na ating Kongreso ay mag-re-recess po sila sa darat next month, October. Matatapos kaya nila ang kanilang mandato at checklist nila or wishlist nila. Samantala, sila ay nagtatalaga ngayon ng 1,000 budget na lamang. 1,000 budget na lamang po sa tatlong ahensya ng gobyerno na hindi naman di umano ginagawa ang kanilang trabaho. Ito po ang Energy Regulatory Commission, ito po ang Office of Indigenous People, and ito ang Commission on Human Rights. Pagka po yung mga yan ay nabigyan lamang ng 1,000 budget for the entire 2018. Ang ibig po sabihin yan, simple lamang, for the duration of the entire year in 2018, sila will be as good as temporarily or permanently abolished. Ngayon po ay marami tayong tatalakayin na naman. Alam po ninyo, dito lamang sa Celebrity Hour, nag-i-intersect ang entertainment, ang current news. Ha?
at ang political analysis. Kaya po meron tayo ngayon mga panelists na nanggagaling sa larangan ng legal at politika. Kasama po natin ngayon si Attorney Albie Tangkol. Okay? Dito po sa aspeto ng infrastructure at engineering, lalo-lalo na pertaining to climate change. At dito po kasama natin si Inventor Robert Marin. At panghuli pong panelist sa aspeto po ng health and wellness, si Dr. Robin Navarro ng Cellular and Biochemical Medicine. Pero hindi po yan nagtatapos dyan. Meron po tayong guest, si Ms. Tala Saldivar. Narito rin po ang broadcaster natin at host ng isang kapihan ng very successful si Sir Ariel Ayala at si Baba G at si Eduardo na mga comedians po. At for now, babalik po kami. Salamat po sa inyong pagtangkilit. Narito na naman kami at ang unahin po natin talakayin itong aspeto ng Commission on Human Rights. Ang Article 9 po ng 1987 Constitution ay nag-create ng tatlong constitutional commissions. Ito po ang Civil Service Commission, Commission on Election, at Commission on Audit. Pero sa Article 13 po ng Saligang Batas, Section 17, nag-create din siya ng isang independent office to be called the Commission on Human Rights. Pero sa pangalawang linya, ito ang sabi niya. Until, in other words, hindi pa nangyayari. Until this commission is constituted, the existing Presidential Committee on Human Rights shall continue to exercise its present functions and powers. Now, what Section 17, to my mind, says is that the Commission on Human Rights will have to be constituted before that it continues to be the Presidential Committee in the Office of the President. Now, who is given this power to constitute the commission? So we go back to the first section of Article 13 that says Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of the people to human dignity. This is the same article that contains this provision in our Section 17 ng Constitution of Human Rights. It is therefore Congress that has to enact the measure. Has Congress enacted the measure? No. It did not enact an enabling act to create that commission. Therefore, to my mind, there is no Commission on Human Rights but a Presidential Committee. Can the President create the commission? No, it's very clear that only Congress can only do this. But in succeeding developments, and I would like to request Attorney Bitangkol to elucidate on the matter, nagkabuhol-buhol na po ang mandatong binigay sa Kongreso sa naging aksyones ng executive at sa naging interpretasyon ng Supreme Court. Attorney, nandito po tayo sa segment na ito. Ano po masasabi niyo ukol sa kontrobersiyang humaharap ngayon sa so-called Commission on Human Rights? Unang-una, Kaado, magbibigay pugay muna ako sa ating mga manonood at nakikinig sa atin. Ano? Isang, sabi mo nga, mainit. Ano? Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga manonood. Ito pong pinag-uusapan nating isyo ngayon dito sa 1,000 peso budget ng Commission on Human Rights ay talagang isang napaka-init na issue dahil maraming nagsasabi na hindi ito dapat ginawa. Mayroon naman nagsasabing ito lamang ang paraan para matanggal ang CHR.
Babalik tayo doon sa puntong legal. Unang-una, marami nang kasabi na ito raw ay constitutional commission. Hindi po ito totoo. Wala pong katotohanan yan. Dahil ang 1987 Philippine Constitution, tatlo lang po ang constitutional commission. Ito ang Commission on Elections, COMELEC, Civil Service Commission, at ang Commission on Audit. Bukod sa tatlong ito, ay wala nang ibang constitutional commission. Pero meron nang kasabi ng mga taga-CHR, kami po ay hindi pwedeng i-abolish dahil kami po ay constitutional commission. Mali po yun. Ito pong CHR ay nandoon lamang sa transitory provision ng constitution natin. Na sinasabi doon, a commission on human rights, no, shall be created by an enabling law. Tama ka doon, Kaado. Yung enabling law, ibig sabihin batas, ay dapat ang gumawa niyan ay ang legislatura o ang Congress. Kapag walang batas na gumawa o walang batas na ipinasa ang Kongreso, ibig sabihin, ang Commission of Human Rights ay non-existent dahil wala nga tayong batas. Kung ito man ay ginawa nitong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino sa pamamagitan ng executive order, ito rin ay pwedeng ma-abolish sa pamamagitan ng isa pa ring executive order na manggagaling sa kasalukuyang Pangulo. Kaya kung mamarapatin ni Pangulong Duterte, ang pwede niyang gawin ay maggawa siya ng executive order repealing yung naunang executive order ni dating Pangulong Corazon Aquino. At pwede rin ang Kongreso ay magpasa ng bagong batas na nag-i-establish ng panibagong Commission on Human Rights, o pwede nga huwag na lang gumawa ng batas. Pero ang sabihing kailangan nating amendahan ang konstitusyon para matanggal ang Commission of Human Rights ay hindi po totoo yan. Dahil ito po ay isa lamang sa transitory provision ng ating konstitusyon, Kaado. Challenge ito ng, sa isang kaso, involving my good friend Mayor Jun Simon sa Uskado, kung saan ang Supreme Court ay naglagay ng provision na yung inisyo ni Cory Aquino na executive order ay ini-interpret ng Supreme Court na in fulfillment and in exercise of that mandate to constitute the commission. Ito po ba ay acceptable sa inyo sa puntong ito? Meron po kasing tatlong paraan kung paano tayo gumawa ng batas, no? Ang unang paraan po ay talagang ipapasa ito ng Kongreso. Ito ay magiging Republic Act o ang mga batas na ginagawa ng Kongreso. Ang pangalawa naman ay po pwedeng maggawa ng executive order ang Pangulo. Ito rin ay mayroong force and effect of a law na kailangan nating sundan. At ang pangatlo ay ito po ang mga desisyon ng Korte Suprema. Dahil kahit anong desisyon ng Korte Suprema, ito rin po ay sinusunod na parang ito ay isang tunay na batas. So yan po tatlong kaparaanan na yan. Pero kung sasabihin nga po natin, alin ba rito ang mas tama, kahit alin po ay po pwede nating daanan, at pero ang magbabago dyan ay kung paano natin to i-repeal o i-modify. Kasi kapag ito ay isang batas na ipinasa ng Kongreso, para natin ito mabago o ma-repeal, kailangan mo ng isang panibagong batas na ipapasa ng Kongreso. Hindi ito pwedeng pakailaman ng ehekutibo. Ngayon naman, kung ito ay isang executive order na ginawa ng dating Pangulo, ang pwede lang magbago ay isa pa uling panibagong executive order. Hindi po pwede itong pakialaman ng legislatura. At kung ito naman ay isang desisyon ng Supreme Court, ito ay pwede lang baguhin ng isa pang desisyon ng Supreme Court. Pero sa teknikalidad na hinaharap natin ngayon, mukhang masyado ng malaking abala na magsusugpa tayo ng isang clarificatory petition para sa Supreme Court para to further explain kung anong gagawin dyan. At yun namang executive order, magkakaroon ng political color. Kaya ang nakita ko rito, ang nabasa rito ni Speaker Pantaleon Alvarez, is that kung hindi rin lang gagawin ng Commission on Human Rights ang kanilang mandato sang-ayon sa kung ano ay tinalagaan ng saligang batas, bibigyan na lang niya ng 1,000 budget ito. Dati zero pa nga eh. Pero ngayon 1,000 budget. Ano ho ang magiging epekto nito sa existence ng Commission on Human Rights? Ang
Diretsahang epekto nito ay parang inabolish mo na rin ang Commission of Human Rights. Imagine mo, meron kang 1,000 pesos na budget para sa buong taon na 2018. Eh, kulang pa ito na pangkape ng mga commissioner, no? Ng Commission on Human Rights. Kaya makikita natin, eh, parang sinasabi dito, okay, nandiyan ka, hindi ka inabolish, legally and technically speaking, nandiyan pa rin ang commission, pero ito lang ang pera mo for 2018. Kapag naubos mo na itong 1,000 piso na to, eh wala ka nang magagawa for the rest of the year. So, ito ay makikita natin na parang indirect abolition of the Commission of Human Rights. Ayan. Ngayon, bibigyan natin ang pagkakataon si Sir Ariel Ayala na magkakomento hukul sa usaping ito. Ako nag-iisip sa pamamagitan ng pagtatanong. May I ask Attorney Alvin Tangkol? Opo, opo. Yung 1,000 peso budget ng House of Representatives, kalahati pa lang yan, or even one-third ng proseso. Come Senate, pwede nilang ibalik. Come Bicameral Conference Committee, pwede bang ibalik? Ang tanong ko, what if ibalik ng Senado sa Bicameral Conference Committee, hindi magkasundo, nagkaroon ng deadlock sa budget? Mag-ooperate ba dun sa dating budget? In effect, may budget. Isang napakagandang tanong niyan, Ka-Ariel, ano? Normally kasi, ano, tama yung Simon, it's only one-third, and in fact, parang one-fourth, ano? One-fourth. Kasi kapag approved ng Congress, pupunta yun sa Senado, i-approve ng Senado, and then magkakaroon ka ng bicameral committee, pag-uusapan niya ng both houses, at pagkatapos yan, aakit yan sa Office of the President, at pwedeng mayroong i-veto ang Presidente, ano? O pwede siya mayroong hindi tanggalin, o pwedeng hindi niya tanggapin. Yung budget reenactment sa aking pagtingin, ano, ay nangyayari yan kapag ang budget para sa susunod na taon ay hindi na-approve for whatever reason. Okay? Pero yung line item, ano, na tanong natin, kung meron bang isang line item na hindi na pagkasunduan, eto bang budget nitong line item nito nung nakaraan taon ay mare-reenact? Eh, ang opinion ko ay parang hindi, ano? Kasi po pwedeng ngayong taon, mayroon panibagong item. So, paano kung yung panibagong item na yun ay hindi na pagkasunduan, eh wala naman siyang item ng 2017. So, ano ang budget ng item na yun for 2018? Questionable, hindi ba? Po pwede rin naman merong item ng 2017, pero ngayong 2018, hindi na inilagay. So, yung bang, kung nagkaroon ng question doon sa panibagong item, pwede namang iligay yung lumang item? So, ito, on a per item basis or per agency basis, mukhang wala tayong tahasang maisasagot dyan. Dahil yung reenactment of the budget, ginagawa lang yan kapag kunyari na-delay itong pag-approve ng GAA for 2018, so gagamitin na muna yung GAA ng 2017. Pero yung per agency, mukhang malabo na ma-reenact. Pero baka po pwede, no? Siguro kung ipapa-interpret mo ito sa Supreme Court, baka po pwede. Ito ay, hindi ko alam kung anong tahas ang sagot dyan. Magpapaalam muna tayo sumaglit para sa mga importanteng paalala. Yung tanong mong yan, Ka-Ariel, ano? Yung mga empleyado dati ng Department of Transportation and Communications na naisara ang kanilang ahensya ay binigyan ng palugit, no? Sa pagkakaalala ko, parang mga 2 taon ng palugit na makalipat sa iba pang mga offices, no, na affiliated sa dating DOTC. At sila ay nailipat. Yung mga hindi naman nailipat ay binigyan ng karampatang separation pay. At alam ko, ito ay kinatigan ng ating Korte Suprema. Dadako tayo sa opinion naman ng isang ano natin dito? Suki na singer si Henry Samaniego. Henry, ano naman ang iyong banat dito? Hindi, wala naman akong anong comment, ano? But both of them are geniusly correct. So sana ko sumusuport dun lang sa tama. Okay, so I support kung saan lang yung mas nakakano ang masa. Robert Marib, I believe in due process.
I think it has to go through the motions, it has to go through the stages, and when it happens, we all have to accept and agree. Thank you. Maybe from the point of view of a doctor, ano naman ang maaari nating maging opinion ukol diyan? Whatever is the decision of the Congress and of the Senate can be ruled out by the President. So the final decision will still come from our President. But are we going to rebel against our President? No. Because from the time of President Quezon down to President Marcos up to President Duterte, we have to respect authority. As the Bible says, respect all authority because there is no authority except from God. So whatever is the decision of the President will be God's decision, and that's final. Ms. Tala Saldivar, what can you say about this? Ayun, ako po nagulat din ako kanina. Hindi ko rin napag-isip-isip na meron nga talaga tayong mga empleyado. Ano po? Sa akin naman, tama po yung sinabi ni na Kuya Hens, ni na Duk, na siyempre, there's a due process for that. And of course, the last day is nasa presidente pa rin po natin. Ano? Pero sa akin, ang ano po si Jen is, kaya naging 1,000 pesos. The mere fact kasi na may simpatiya na nanggagaling doon sa sinasabi nga ng ating Vice President na laylayan daw ng masang Filipino. Ano, sa dami siguro ng mga nangyari na gano'n. Kaya ito nagkaroon ng 1,000 pesos nga na budget na ano na nearly abolishing. Actually, hindi lang nearly, ano, talagang abolishing the agency. Pero yun, dun po ako kung ano ang sasabihin ng ating batas at kung ano ang final say ng ating Presidente, dun po ako. Salamat. Okay, dadako ngayon tayo kay Baba G at saka kay Eduardo. Okay, with that unexpected response from Baba G and Eduardo, dadako tayo sa pangalawang usapin natin ngayong umagang ito na just as sensitive and serious as the first. So from the aspect of something that is political and maybe legal, tatago naman tayo ngayon sa technical. Narito sa ating kasama natin ngayon sa panel si Robert Marin, isang inventor, at through his lips explain niya ang kanyang advocacy at bakit importante na tayong lahat ay all ears sa issue na ito. Robert. Ako po ay engineer, inventor, scientist, and I'm very concerned about the situation about Metro Manila sinking as reported by the World Bank and JICA. And former Secretary Pahe mentioned that we are Philippine waters rising 5 times faster than world average. Now they're saying, the studies have shown that by 2020, water will rise by 18 inches around the world. Effectively, Moa will be submerged, and about 115,000 hectares also will go under. This is bad because Ondoy costs us 110 billion, and recently the Typhoon Marine has shown that most of Metro Manila was underwater, and damage to property, damage to agriculture, and more importantly, the bigger issue is while they're pagtagulan ng daming tubig, pagtagtuyot, walang tubig. So 97% of our water is coming from Angat, and Angat is dead, effectively. And Bulacan needed water, they pumped water. So now Bulacan is sinking. They had to raise parts of Bulacan by 5 feet because it's called subsidence. Ang solution po niyan, ang solution sa Typhoon Marine is Marine Seagate. My proposal is to put a dam in the mouth of Manila Bay, connecting Cavite to Bataan, Corregidor to Bataan, 24.5 kilometers. And you call this Marine Seagate. Marine Seagate. 5 things happen. Number one, no more high tide. Ngayon, pag high tide po, sa Guagua, hanggang Bewang, hanggang dibdib na po ang tubig. Wala pang bagyo. Sa, tawag dito, pag ilagay nyo ang dam huwag yung Manila Bay, wala ng high tide, we have ship locks between Carvalho and Corregidor para yung mga barko makapasok, makalabas. These are details. 3, Manila Bay is a saltwater lake and saltwater will stratify.
bababa ngayon ang salt sa ilalim ng dam, one way valve palabas, papump yung salt water. So we have fresh water coming from 39 rivers and creeks, discharging 16 billion liters of fresh water to Manila Bay every day. And this is a big issue in the world because right now in Africa, 10 million people not even a glass of water to drink. In Syria, 20 million people dying of starving because there's no water. In California, 5 years drought, million trees died. And now, this is worldwide. Meanwhile, as I said, Central Luzon will have water for the next 50 years or the several generations. More importantly, as I said, 60% of the water is coming for issues for industry, 30% for agriculture, 10% for drinking and washing. And most people like you and me are only concerned about drinking and washing. The bigger issue is energy. And so ang proposal po ninyo is to build a dam that will connect from Bataan, Cavite to Bataan. Cavite to Bataan. In other words, in effect, closing the mouth of the Manila Bay at serving at the same time as a dam so that the water from outside cannot go in terms of high water levels, yes, sa Karagatan, sa Philippine Sea. At tama-tama lang ang tubig na makokontrol dito sa loob ng Manila Bay ngayon dahil may sea gate. Parang lake na lang siya. Parang lake, magiging lake. Sa ibabaw ho niyan, anong mangyayari? You can put a highway on top and you can drive from Cavite to Bataan without passing EDSA. Gano'ng kabilis? You figure, you can put up a toll there. But the more important thing is, traffic right now in EDSA is costing us 2.1 billion a day. Take away 30% of that, that's 600 million a day. And then you can put a highway around Manila Bay. That's very, very timely because of right now, Carmageddon is already, people are sick and tired of it. More importantly, when you put a dam in the mouth of Manila Bay, pag summer is evaporating, you're using your pumping, bring it down by an inch a week. When Manila Bay is 2 meters lower than Manila, what happens? Lanang baha. Tapos yung lupang nakalubong, lalabas po, that's about 300,000 hectares of tidal land, foreshore land, marginal land, 10% of Malabon, 10% of Dabotas, Candaba, and even this swamp that we have in the Pampanga. This will be worth at least $1.5 trillion. Ito po ay isang suggestion to augment yung mga flood control programs na tinayo ni Presidente Marcos nung panahon niya, to gather all the waters from the highlands of Rizal and northern Quezon City onto Marikina River, barahan ang paglabas nito sa Manila Bay at i-divert lahat ito sa Laguna Lake. Laguna Lake, therefore, would become the accumulation point of all the flood waters. Ang question dito, pagka tumaas na ang flood waters at overflowing na sa Laguna Lake, meron pong isang exhaust system na itinalaga para dito, para ilabas yung tubig papuntang pabalik sa Manila Bay. Ito po ang tinatawag na Paranaque Spillway. Mga kabansa, hulaan po ninyo kung ano nangyari sa Paranaque Spillway. Ito po ay minotball ni Presidente Corazon Aquino. Wala po tayong Paranaque Spillway up to now. Kaya po ang baha ngayon, lumulundag na sa Laguna at umaapaw na hanggang Bulacan. Babalik po tayo. Eto naman po, babalik naman kami sa inyo at salamat sa inyong pagtangkilik. Engineer Marin, magkano ba ito at paano pwedeng i-raise ang amount na ito para matuloy na once and for all? ang minimum price po na is $50 billion. Kasi po, nung I was talking to Dr. Walter Lutz, we offered this amount to President Ramos, nakaroon ng konting hiccups, hindi natuloy. This is humanitarian and extremely profitable. Last week, I was interviewed by PTV4 and I told on television, I challenged Digong. Digong, sabi ko, President Digong, build, 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 ilulubog na Manila.
Sabi ni Elisariano, dating daan. Sabi ni Iglesia, tamang daan. Sabi ni Pinoy, matuwid na daan. Sabi naman ni Robert pa rin, ano may matuwid na daan kung baha naman yung daan? Marine Sea Gate, dapat tandaan. Yan. At anyway, ayan po ang prognostications kung ano ang pwedeng mangyari sa pagtaas ng tubig sa Manila Bay at sa kapaligiran natin. The joiner lang po. 18, oh, sige po. Sabi po ni Ambassador Briggs ng Netherlands, he agreed with me, put a dam in the mouth of Manila Bay, and they're the experts. Okay? At hindi lang po dito may problema. Ang dami pong problema. I think Thailand is the worst problem. They're, ngayon sinabi na ng World Bank, and I repeat, Metro Manila will sink. JICA also agrees. Ang solution lang po is Marine Sea Gate. Salamat. Okay, narinig po ninyo direct from Engineer Marine, ang Marine Sea Gate with an E. Natako naman po tayo ngayon na sa issue ng kalusugan at kasanayan, health and wellness. At narito po sa aking bandang kaliwa si Dr. Robin Navarro. Isa pong cellular and biological medical doctor at practicing on stem cell enhancing and biblical diet. Ano po bang kapitulo at versikulo ito? Ang stem cell enhancing, it's something very, very new sa management ng diseases. With this management, stem cell enhancing, kasi we need the stem cells to generate all organs in the body. Kung wala kang stem cells, the organs, the brain will not be regenerated. But in the presence of stem cells, mare-regenerate mo yan. Kung na-stroke ka, okay, the stem cells will find their way to the brain, and within 3 to 4 months, yung mga pasyente ko, naglalakad na po. Kung ikaw for heart bypass, isang pasyente ko, si Rolando Bukaw, for heart bypass siya. Sabi ng isang malaking hospital sa Makati, sabi ng cardiologist, you need to be transplanted immediately. Bypass rather. Immediately. Because unstable at dyan na pag naglakad siya mula rito hanggang sa kabila lang, babaksak na siya. Anytime pwede siyang mamatay. Pag stable at dyan na, okay lang. Pero pag unstable, you can die anytime. So, ginamot ko siya 2007. 10 years after, 51 years old siya noon, ngayon 61 years old na siya, champion siya sa ultra marathon. 40 kilometers, 60, 80 throughout the Philippines. Mapapanood niya yan sa, no, sa Facebook ko na lang, just open that. My Facebook, Dr. Robin B. Navarro, makikita niyo siya tumatakbo doon. Makikita niyo siya sa Milo, siya yung tumatakbo doon. So, nakakasyak, bakit ganun kabilis ang stem cell enhancing? Ang bibilis, yung mga stage 4 cancer, ang dami naka-recover. Totoo po yan. Tapos, example na lang para makilala, isang well-known personality, Lopez Buto, Romy Lopez, ang sakit niya, motor neuron disease. Ito po. Okay? Walang gamot to sa buong mundo. Ito ang tinatawag nating ice bucket challenge disease. Kasi lahat patay within 1 to 3 years. Ginamot siya sa isang malaking hospital, well-known throughout the world dito sa Pilipinas. At sinabi ng hospital, he spent millions, sabi sa kanya, sorry Mr. Lopez, no treatment for your condition throughout the world. Mr. Lopez, so he went. He went to America, Harvard, Stanford, and then, ganoon din sinabi sa kanya, he spent millions, more than 5 million, nothing happened. Then he went to, sabi niya, I went to around the world, all the best hospital, Oxford, Cambridge, another 5 million or more, nothing happened. Then he saw me in television 2007, interview ako sa isang malaking station ng isang well-known personality. Immediately pumunta siya sa Pilipinas, sabi niya, Dr. Navarro, I know you cannot make me walk. I've been to the best doctors throughout the world. I want you only, but don't worry, I'm already happy with my situation because I am an executive. I tell my people, do this, do that, and they obey me. So, I want you only to get rid of my catheter. I have problem urinating on my diaper. I cannot control my bowel movement. Ginamot ko si Mr. Lopez, and believe it or not, within 1 hour, tumayo na siya.
Tapos, bumalik siya sa abroad. 5 months after, perfect na po. Perfect na perfect. No treatment throughout the world. Lahat patay. Bakit gumagaling sa kliniko? Ang isa pang nakakasiyak, ngayon, para maliwanagan nyo, yung stem cell enhancing ko, iba yan sa stem cell transplant. Ang stem cell transplant may side effect. Kung yan galing sa sarili mo, autograft, walang side effect. Kung yan galing sa magkakambal, isograft, walang side effect. Kung galing po yung sarili nyo, ano tawag doon? Autologous transplant? Autologous transplant or autograft, okay. Walang side effect. Kung galing sa magkakambal, isologous, isograft, kung magkamukha sila, kambal tuko, wala kasi the same genetic makeup, wala rin side effect. Kung galing sa ibang tao, kay Mr. Pink, at binigay kay Miss Baby, Babaji, mayroon side effect. No? Allograft. Kung galing sa hayop, mas lalong malakas na side effect. Baka magkaroon po ng compatibility issue. Yes, xenograft. Pwedeng, after transplant, pwedeng ka magka-cancer. But with my system, I developed this system by combining 3 German doctors, Dr. Schuller, Dr. Otto Harp, Warburg, and Dr. Hans Krebs. Pag ginamit ko yan, pag napatakbo ko ang Krebs cycle ni Hans Krebs, yung dalawang doktor na yon are Nobel Prize winner. Pag napatakbo ko ang Krebs cycle niya, on the fourth cycle, fourth phase, makakagawa ko ng 16 biochemicals na makakagawa na ako ng stem cell sa katawan ng tao at lahat ng antibody sa lahat ng sakit. Hepa B, HIV, Zika, Dengue, napapagaling ko na. Kaya sa Hepa B, walang gumagaling sa buong eksya except in my clinic. Kung gusto niyo makita ang another case ko, no? This Miss Donabel Dumadag, ang anong mata niya, sabi ng ano, well-known doctor throughout the world, no? Ophthalmologist, you will be totally blind within 3 months. Within 3 months, totally optic neuritis, nerve. Sila-sila. Pumunta siya sa akin, within 1 month, nakakita na siya. 1 year after, bumalik siya sa doktor niya, ayan, Maria Donabel Dumadag, 41 years old. Patient ng isang well-known hospital throughout the world. Okay? Alam niyo naman kung saan yun. Ngayon, 1 year after, pumunta siya sa doktor niya, nagulat. Hi, Miss Donabel Dumadag, you look great. What did you do? Well, I went to Dr. Robin Binabaro. Akala niya, totally blind na siya, within 3 months. 1 year na. So, sinilip ang mata niya, at nagsalita yung doktor, imposible, imposible. Bakit po? Ang nangyari sa iyo sa mata mo, sa left eye, ay pwede lang sa mga daga at butike. Because mga daga at butike, very, very active ang stem cell nila. Sa atin, we have 16 million stem cells. By the way, we are senior citizen, 1 million or less na yan. Pag pinutol po natin yung buntot ng butike, tutubo po yan. Dahil very active yung stem cells nila. So, sa akin, ang ginagawa ko, yung 16 million mo, pag ginamot kita, magiging plus 25%, magiging 20 million. So, para na siyang stem cell ng mga hayop. Kaya nang bumalik siya sa akin, Dok Navarro, anong ginawa mo sa akin? Ito po siya, no? Bakit ako nakakita? Eh, sabi ko, ginawa kitang daga. Na-activate ko ang stem cell niya parang daga. Pero this is the miracle. Dr. Navarro, this is the miracle. My left eye, which was nabulok na, totally blind, is now much sharper than my right eye. Lumiwanag ang mata niya. Mas maliwanag pa. Paano nangyari yon? That's a miracle. I'm back up by the Lord. You know? Yan po protocol na yan kay Dr. Robin Navarro nyo lang makukuha. Ang adult stem cells po, upon manufacturing yan dyan sa ating mga bulalo, ay sinasabi po ng ating utak kung saan sila ipadadala. Pag yan po ay pinadala sa inyong baga, they become lung cells. Pag ang inyong infirmity na sa liver, padadala yan sa liver nyo, they will become liver cells and kidney cells and gallbladder cells and whatever it is where there is a cure that is needed by your human body. Pabalik po tayo after this reminder. Narito na po ulit kami at na-mention po ang bulalo. Kaya baka ito isang sensitive matter, gusto natin isang kuni kay Dr. Bulalo kung will this be under supervision or whatever? No, you can eat bulalo anytime. I used to eat bulalo kumisang once, twice, or three times a day. Three times a day. Eh bakit buhay pa ako, 71 years old? Sinabi ko yan, 1998 pa. Nung mabasok ko sa Bible, on this mountain, I will make a great feast, a piece of wine on the list, a piece of fat things full of bone marrow. Kung in-endorse yan ni Lord,
bakit makakamatay sa atin. Yes. And bulalo is a source of stem cells. So pag kumain ka ng maraming bulalo, yung stem cells mo, matutulungan niya, meron siyang mga sustansya. Kaya sabi ng mga taga Batangas, mga Batangas niya, ala eh, kumakain ka ba ng bulalo? Nagpapabata ka ba? Alam nila bumabata lahat ng kumakain. Lahat ng pasyente kong ginamot ko, yung iba naging Miss Makati pa. Bumata sila. Wow. Ariel. Ariel Ayala po, magtatanong. Dok, may debate ngayon, which is more harmful or which is really harmful, sugar or fats? Why is it na ang biniblame ay fats instead of sugar? Sugar is very harmful, especially white sugar and white bread. Ang fats hindi. Why? Because ang sugar, meron silang insulin effect. Pag kumain ka ng sugar, nagiging glucose, it will trigger the release of insulin. When insulin is released, it will help burn sugar. But insulin is a storage hormone. So it will store excess sugar as stored energy sa muscle glycogen, at sa liver glycogen, at this, yung sobrang sugar na hindi mo nagamit will be stored as fats na babara sa puso mo at magkukos ng heart attack, as fats na babara sa brain mo and cause stroke. But yung fats na kinain mo, hindi siya magbabara kasi wala siyang insulin effect. Pag kumain ka ng fats, hindi siya magtitrigger ng insulin release. Insulin is a storage hormone. But fats, no. Magagamit mo yung fats for energy for the heart. At fats, magagamit mo to fight cancer, hepatitis, HIV, dengue, Zika. Baliktad lahat ng turo ng medical science. Henry, mayroon ka karuptong doon? Okay, gusto ko lang makarinig ng ano kay doktor. Yung bang fats ng goats or fats ng baka, alin doon ang mas okay? Baboy, bawal. In the river and in the sea, eat only fish with fins and scales. Mga aso, hindi pwedeng kainin. Ang mga ini-endorse ni Lord, those that chew the cuds is mga ruminants. Baka, kambing, kalabaw, tupa. Safe na safe yan. Kinakain niya puro mga dahon. Pero ang baboy, tagalinis ng paligid yan eh. Kinakain niya pati dumi niya. Kinakain anything. Sa Amerika, ginagamit lang baboy panlino, recycle ng mga waste. Yung pang ginamit mo, kinain mo yung baboy na yun, mamamatay ka. Kasi marami siyang toxin sa katawan niya. May age bracket ba yan? Di ba 10 eggs? How about sa amin, mga 30s, ganyan? Ilang eggs? 10 pa rin po? No limit. There was a case in England. 58 years old siya, kumain siya ng 25 eggs a day. 30 years after, 88 years old na siya, 25 eggs a day, friend. Nasyak ang buong Inglaterra. So, in-examine ang blood niya, everything perfect. He lived up to 100. Cook so, eggs. Cholesterol is connected with longevity. Cooked eggs yun, klaseng ano? Well, it's up to you. Ano? Sa akin kasi, pag kumain ako ng balot, 10 balot, kinakain ko yolk lang. Tapos yung puti at sisiyo, binibigay ko kay Mr. Torre. Kailan yan, Mr. Torre? Mr. Johnny Torre. Janitor pala. kasi ano bakit? Because egg yolk, mataas ang kanyang glutathione potential. So, babata ka, mag-stretch ka, babata ka na babata. At ang egg yolk, mataas ang kanyang lecithin para matanggal ang bara sa puso mo, sa brain, hindi ka na ma-stroke, sa kidney, hindi ka na mag-failure, sa, wow. Sa paa mo, para hindi na maputol. I'm a UNDP scholar, no? I have an IQ of over 180. Ngayon nakita ko, medyo bumababa, pati memory ko, nag-decline na. I'm really concerned. Ako lang ka ng butter and egg yolk. Ayun. Salamat, Dr. Robin Navarro. Babalik tayo sa ating mga panelists mamaya para sa kanilang mga huling statements. Pero sa ngayon, nagtanong na nga si Ms. Tala Saldivar kay Dr. Bulalo at babalik tayo sa kanya para ma-explain naman niya ang advokasya niya. Ito po si Ms. Tala Saldivar. Ayan, isang mainit na pagbati po sa ating mga manonood at sa ating mga tagapakinig. Ayan, ang advokasya ko naman po ay inline mo naman sa indie artist, ng particular artist actually. Pero ngayon, tatalakayin ko lamang po yung indie artist na mga musikero. Kasi musikero po ako. Ngayon, ang inaano ko po, ang isa sa mga nire-react ko talaga, ito pong mga bars nationwide. Alam niyo po kasi kami mga musikero, 24/7 kami nagtatrabaho. Yung liriko, yung pag-aaral mo ng kanta, na kahit sa panaginip namin kumakanta kami.
May pero merong mga abusado. Sabihin ko na po ano, mga abusado ng mga bar owners, mga korporasyon na nag-hire sa ating mga lokal na banda na mga wala sa mainstream, na ang bayad na lang ay kuyang pa ng pamasahe. Pero niyo po, meron dito isang sikat na bar, hindi ko na pangakalan, isang sikat na bar, group of bars dito sa Manila, na ang pasahod lang sa banda ay 400 pesos. 400 pesos kung yung musikero galing pa ng Cavite, tapos tutugtog ka sa monumento, doon sa kanilang branch, doon sa monumento, magkano na lang po ang iuuwi? Kahit sabihin mong pakainin mo yung tao, hindi pa rin sapat. Kasi ang tugtugan, magsisimula ng alas 7 ng gabi or alas 8, natatapos ng alas 3 o alas 4. Hindi na po makatarungan. At saka, minsan sasabihin nila na, pagkanta lang naman yan, hindi po lang pagkanta kasi kami nag-aaral din. So, may mga institusyon kami pinasukan para makuha namin kung ano yung pagiging musikero namin, pagiging mga kanta namin ngayon. Ano? Another thing po is sa mga probinsya, meron dyan, may mga pages ako dyan ng mga inaabangan, sinusubaybayan. Meron magpo-post dun ng mga may-ari ng mga bars. Particularly, madalas dito sa Isabela. Ipabalik daw ang pamasahe, pero ang daily na pasahod ay 250 to 300 lamang po. Hindi rin po makatarungan dun. At para po sa mga musikero ng mga babae, na para magkaroon ka ng additional, ay upo ka, iinom ka, para meron ka daw pong ladies drink. Eh, hindi naman po ang musikero, ay hindi naman po ganyan. That is very below the belt na ano po, exploitation na yan. Kaya ako po, isa ko dun sa mga musician, mga warrior, na gusto sana namin na mabigyan din naman kami ng bayan sa yung pagtrato ng mga korporasyon o ng mga bar owners na to. Kaya sana po gusto namin mag-push ng isa sana na ano, na isa po sana ng law na maging patas naman para sa mga indie musicians, itong mga bar owners na to. Sana sabihin natin kahit 1,000 man lang, ano po, kahit sa isang gabi, tas libre ang pagkain, kasi hindi na po mura ang pamasahe. So, ayun po ang ano namin na gusto namin magtayo siya ng organisasyon. Katulad po sa China, kasi merong organisasyon ang tawag doon ni Musicians Union sa Hong Kong na nagbibigay po ng protection sa mga foreign na mga ano musician na dapat hindi bababa sa ganito ang pasahod, na dapat libre, dapat maayos yung accommodation. Kasi po, ang mga musikero ay wala naman pong insurances. Wala naman po kaming ibang fallback minsan. Pagkanta lamang. Sabi nga, once you're a singer, you are a singer. So, ang ano ko po ay balancing pagtrato lamang. Napakinggan na naman ninyo ang isang diskusyon na sana'y pumukaw sa inyong kaisipan at gumising sa inyong damdamin. At yan, nangyayari po lamang dito sa Celebrity Hour.